Okay guys, so ito yung charger ng laptop na ito na Acer Aspire. So yan. So disconnected siya. Nasira kasi siya, naputol dito. So na-trace natin kung saan may damage. Yan. Okay, so very easy lang to guys. So, hindi nyo kailangan bumili ng charger. So, itetest nyo muna yung charger kung may putol sa line ito or may supply yung charger. So, binaklas namin yung charger. Ito yung charger niya. Ito yung case niya. So, mahirap magtanggal ito guys. Yung marunong lang talaga guys nakakapagtanggal ito. Kasi silyado yan. Nakita ang dami niyang bugbog. So, may erong kaming technique. Yun lang talagang way. Hindi po yan pwedeng hindi yung kinukot-kot, hindi nilalagari. Yan. Oh, so maibabalik mo pa siya ng maayos ng seal. Yung iba wala. So ipitin lang, lalagyan ng glue and then kiklip lang, okay na. So may technique po siya diyan bago paano siya tinatanggal. Okay, so bukas na yung ating voltage. So tinest lang natin. Oh, lagay ko sa positive. So naka-connect na yung ground. So 19.29 volts. So tama naman. Saan po? Ito, 19 volts. Dito, 19.1. Talaga may sobra po yan. May sobra talaga siya para mag 19 volts siya pag nag-charge. Okay. So, itong line na to, na-test na natin. Na-test na siya. Gagawin. Ito, susunugin ko siya dito. Bubutasan ko pa ito. Gamit ng soldering. So, soldering iron. Disconnect ko rin charger. So good naman siya. So, andar natin yung soldering iron. So, bubutasan kasi natin siya. So, magsusunog tayo ng plastic. Wala na, prepare. Wait. Ayan, so, okay na yung soldering natin. So, may LED tayo. Ito. Set, shut down natin ito. May ating gagamitin. Tapos ito, i-paper insert dito. Lalagyan natin ng glue para hindi siya magano. And then, ito, soldering na to. Itong white, tsaka black, tatanggalin natin ang LED. Ayan, tatanggalin natin LED. Papalit natin, ikakalik natin ito. Tapos ito, seal. Ito ay... Okay, so gagawin natin, ito yung insulation seal, insulation ano. So ito yung pag iniinit siya, siya ay mihigpit o nagiging cover insulation. Yan. So medyo kapos. Dapat nakalabas yung sala, bawasan natin. Dapat nakalabas pa. Yan. Nakalabas dapat yung wire. Yeah, medyo pwede niyan. Ayan. So, pwede na to. So, yan. Insulate natin yan. Pag ininit yan. Yan. Pag ininit yan. Magiging insulator siya. Magiging cover niya. Yan. Para hindi siya mag-cause ng ground. O, diba? Meron na siya. Yan. Okay na siya, diba? So, sunod. Bubutasan naman natin ito. Pero mamaya na yan. Punta mo natin ito. Tanggalin na muna natin yung tanggalin natin itong so kahit din na soldering pump natin. Okay, natin lihain
dumi. Nililihas siya. Mag-lighter. So, kailangan natin matanggal yun. Not enough yung heat. Kaya tanggalan natin isa para napakita sa inyo. O, ganito lang. Dapat may heat. Sobrang init siya, guys. Para ano. Ayan. Pwede nyo nalang hilain. Ayan. Okay na. So, tanggalin yung dalawa. So, ito naman. Palaki lang natin yung butas ito para makasuot ito. Diba na tabulan na? Nangamoy lang talaga yan. Nasunog-sunog lang ang plastic. Binutasan ko lang to. Tapos naman na. Okay. Ayan, sumuot na siya. Pag hindi nyo pakita, ayusin nyo nila yung butas. Tabunan. So, try natin insert. So insert natin siya. Yon. Ayan. Tapos isosoldering natin to after saka natin itong ilagyan ng seal para hindi siya mahunot. At pwede na siyang gumagamit. Okay. Yan guys, sinold natin isa. Hilaw na loop. Alright. Ano ba yan? Mulupot. Okay. Okay, so dito magtatapos. So, na-connect natin ng ayos. Yan. So, naka-connect na siya, guys. Malapit, sasaksa ko lang yung... So, titest natin. So, titest natin para sure. So, insert natin ito. Wala tayong ano eh. Maraming salamat guys sa panonood ha. Hindi na lang boset ko gabi na po. Okay, so try natin. Then, iwasan magkadikit. Maling pagdidikitin. Yan, here we go. 19.30. So, tumataas ang voltage. Okay. Then, good po yung connections, may supply. And then, so ito yung laptop. So, ito po yung charging niya. Okay. So, hindi dyan. Nasa kabila.
sa kabila ko insert. Dito po yung charging. Ayan. So, umilaw po yun. Umilaw po yung charging niya. Okay, yun ah. Charging. So, ayan ah. Charging battery. Charging. Okay. So, isisil na po natin. Okay. So, last na guys. Ilalagay na natin sa kanyang kahon. Lagyan natin siya ng mighty banner. Pwede yung ano, kahit ano. Basta dumikit. Matuto yun. Ayaw mo, di ba? Sunuti natin. So, gusto niya ganyan. So, apply natin mamaya yung isa. Lock muna natin. So, kailangan mo ganito. Pasaway ang ingay. Ayan. So yung isa may seal na, ito wala. Patitigasin na lang siya and then okay na po siya. So guys, thank you for watching guys. So, ganoon lang po. Kasimple ang paggagawa. So may mga mahirap siya guys kasi may kadalasan may putol dito. Dito may disconnection, susulsulin mo. Basta mahalaga may main supply siya, tapos hanapin mo. Hanapin mo yung dulo. Basta mahalaga work may supply ito at mahalaga may connections ito. Pamula dito, kahit dito, tapos utik-utikin ninyo, tapos ma-identify nyo kung saan mayroong putol. Okay, so thank you for watching. So this video guys, we made for so ganun ulit guys, sa ministry ulit namin ito mapupunta yung kikitain ng video ito. So thank you guys and God bless more subscribers and please share this video and like. Thank you.